Magandang buhay mga karava! Atin pong tunghayan ang part 8 ng ating kwento na pinamagatang Kung Tayo Ay Magkakalayo. Pero kung bago ka pa lamang sa akin channel, e pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi pa dalawin ng antok si Isabel. Nakapikit siya pero gising ang kanyang diwa. Taimtim itong nanalangin na sana pagising niya tapos na ang lahat. Pagising niya parang bangungot na lang ang lahat. At masaya na ulit sila ni Dave na parang walang nangyari. Nakatulugan na ni Isabel ang pag-iisip. Gabi na na nakauwi ng bahay si Dave. Pinagbuksan siya ni Manang. Manang, paghahain niyo ho ako at kakain ako. Bakit ginabi ka ng uwi ata? Marami ho akong tinapos sa trabaho sa opisina. Manang, sabayan niyo na ho ako pagkain. Naku, tapos na kami kumain iho. Sinabayan ko si Isabel kanina. Ganun ho ba? Kamusta naman ho si Isabel? Ganun pa rin palaging tulala. Walang ganang kumain. Naawa na nga ako sa kanya, Dave. Bakit kailangan mong pahirapan ang asawa mo? Alam kong katulong niyo lang ako at hindi dapat ako nakikialam sa buhay niyo mag-asawa. Pero para mga anak ko na kayo. Nakikita kong mali na ang ginagawa mo sa asawa mo. Maaari nagkasala man siya o hindi. Pero bumalik siya dito. Ikaw pa rin ang pinili niya makasama. Manang, may nagawa ho siyang kasalanan na dapat pagbayaran niya yon. Napailing na lang ang matanda. Sana lang iho, buksan mong muli ang iyong puso kay Isabel. Nangihinayang ako sa pagmamahalan nyo. Saksi ako kung paano kayo nagmahalan. Bakit hindi mo siya bigyan ng isa pang pagkakataon? Manang, nagbago na ho ang lahat. Baka ho ito talaga nakatakda sa amin ni Isabel. Pagkatapos kumain ni Dave, umakyat na ito sa kwarto ni Ga. Napaisip siya sa mga sinabi ng matanda. Bigyan ng pangalawang pagkakataon si Isabel. Tama nga bang bigyan ko pa siya ng pangalawang pagkakataon? Para ano? Para lokohin lang ulit ako? Umiling si Dave. Nakaalis na ang mami at daddy ni Ga. Malungkot na ulit ang bahay. Wala na siyang ibang makausap. Umalis din si Chloe. Hindi pa siya makatulog. Naisip niyang uminom ng beer. Bumaba siya sa kusina para kumuha ng beer sa ref. Nang may makita siyang balat ng gamot sa ibabaw ng ref. Ate Nol, ano ito? Kanino ito? Sino ang nainom ng gamot na ito? Iho, anong ginagawa mo rito? Akala ko matutulog ka na. Hindi pa ho ako makatulog, Manang. Kukuha lang ho ako ng beer. Manang, kanino hong gamot itong Ate Nol? Nakantanong ni Ga. Hindi sa akin yan. Malamang ay kay Isabel yan. Nakita ko may sinubo siyang gamot kanina pagkakain ni Ga. Pagkakuha ng beer, agad na nagbalik sa kwarto si Dave. Kinuha agad ang cellphone at nag-search kung saan gamot ang Ate Nol. Ate Nol belongs to a group of medicines called beta blockers. It used to treat high blood pressure and irregular heartbeats. Taking Ate Nol have prevents future heart disease, heart attacks and stroke. What? Pwede rin sa mga anxiety depression. Ibig sabihin, isa sa mga sakit na ito ay meron si Isabel. Inalis siya sa isipan niya maaring meron nito ang asawa ni Ga. Uminom siya ng beer. Pagkatapos mag-inom ni Dave, nakatulog na si Ga. Dave, I miss you. Daddy, I hope nakasama po kita. Nayakap at nahawakan. Sabi ng isang bata na nakatingin sa kanya. Tinitigan niya ang bata. Halos mapatalon ako nang makita ko mukha ko sa mukha nito. Nakikita ni Dave ang baby version niya dito. We're gonna leave you, Daddy. Mahal na mahal ka namin ni Mami. At tuluyan ng kinain ng liwanag ang bata. Habol lang hininga na pabalikwas ang bangon si Dave. Anong ibig sabihin ng panaginip niyang iyon? Tanghali na nang magising si Dave. Shit! Tanghali na, late na ako sa trabaho! Pagkababa niya ay nakita niya ang kaguluhan sa sala. Ano nangyayari dito? Walang pumansin kay Dave.
Pinagtuunan ng mga ito ng pansin ay si Isabel. Tiningnan niya si Isabel at nakita niyang dumudugo ang ilong nito. Diyos mio, Marimar! Hindi tumitigil ang pagdugo ng ilong ng batang ito. Natataranta na si Manang. Manang, okay lang ho ako. Aakyat lang po ako sa kwarto ko. Pagkatayo ni Isabel, biglang natumba ito. Mabuti na lang malapit ito sa sofa. Kaya doon ito bumagsak. Ano nararamdaman mo, Isabel? Tanong ni Manang. Nahihilo lang ho ako, Manang. Ako na po ang bahala sa sarili ko. Lalapit na hindi si Dave kay Isabel. Hayaan nyo na ho, Manang. Kung ayaw magpatulong, baka gusto yung lalaki niyang tumulong sa kanya. Malamlam ang matang tumingin si Isabel kay Manang. Okay lang ho ako, Manang. Salamat ho. Diyos ko pong bata ka. Hindi tutulungan kitang umakyat sa kwarto mo. Hayaan nyo na ho siya, Manang. Hindi maaari iho. May sakit si Isabel at baka lumabha yon. Sumunod din ang iba pang kasambahay sa silid ni Isabel. Napabuntong hininga na lang si Dave at lumabas na ng bahay. Late na siya sa trabaho ni Ga. Pagdating sa opisina, nakatanggap siya ng mensahe. Dumating na si Chloe. Cancel all my appointment today. Wika niya sa kanyang sekretary. Noted po, sir. Nagsimula niyang basahin ang mga kontrata na nakalagay sa mesa ni Ga. Love? Napatingin si Dave sa dalaga. Sinalubong niya ito at hinalikan at niyakap. I miss you. I miss you too, love. At pinaghahalikan siya sa mukha ni Chloe. Labas tayo, love? Wika ni Chloe. Okay, sige. Tapusin ko lang ito at lalabas na tayo. Pagkatapos ng ilang saglit, magkasamang lumabas si Dave at Chloe. Nanood sila ng sine. At pagkatapos ay kumain sa isang sikat na restaurant. After nilang kumain ay bumasyal sila. Inihatid na ni Dave si Chloe sa kondo ni Ga. Masayang umuwi ng bahay si Dave. Iho, kumain ka na? Kumain na ho ako, Manang. Kasama ko ho ang girlfriend ko. Nakita ni Dave na kasama ni Manang si Isabel. Hindi siya pinansin ito. Tulad pa rin ito ng dati, tulala at wala sa sarili. Lumipas pa ang mga araw. Unti-unti na nakakabawi ulit si Isabel. Malakas na ulit ang katawan ni Ga. Matagal-tagal na rin siyang hindi sinasaktan ni Dave. Malaki ang naitulong sa kanya ng gamot na iniinom ni Ga. Isang gabi, gulat na gulat si Manang na makita nakabihi si Isabel. Saan ka pupunta, iha? Gabi na. Nagkayayaan lang po kami ni Naara, Manang. Lalabas lang po kami. Baka magalit ang asawa mo pag nalaman na lumabas ka, iha. Alam ko naman po yun, Manang. At the end of the day, sasaktan at sasaktan niya pa rin ako. Kaya enjoy ko na lamang ito. And I want to forget the pain. Nangingilid ang luha ni Isabel. Mag-iingat ka, iha. Habol pa ng matanda. Nag-commute na lang si Isabel. Hindi na siya nagpasundo pa kay Roy. Nagkita na sila sa isang bar. Let's enjoy the night, Ara. Ang tagal ko na rin hindi nakakalabas at nagagawa ito. Namiss kong ganito mga tagpo. Baka naman mapahamak ka sa pagyayaya mo, Isabel. Okay lang, Roy. Sanay na naman akong sinasaktan ni Ga. Saka matagal na akong hindi niya pinapansin at sinasaktan. Baka nagsawa na rin. Busy siya sa babae ni Ga. Napabuntong hininga si Roy. Hinayaan na lang niya si Isabel. Nagsunod-sunod ang pag-inom ng alak ni Isabel. Mabilis itong nalasing. Pinigilan na siya ni Ara. Bes, tama na, lasing ka na. Let me. Gusto ko makalimot kahit panandalian lang. My tears suddenly burst out. Alam ko naman na bukas makalawat muli na naman ako sasaktan ni Dave. Pinoprotektahan ko si Dave pero siya nananakit sa akin. Life is so unfair. Sobrang unfair. Bakit patuloy ako nagdudusa? Isabel, tama na. Just let me. Hinayaan lang siya ni Naara at Roy. Halos nakarami siyang nainom. Isabel, ihatid ka na namin. Tumayo na si Isabel. Ngunit halos umikot ang paningin nito sa sobrang hilo. Okay ka lang ba, Isabel? Ano ka ba, Roy? Kilala ko pa kayo ni Ara. Okay lang ako. Paggewang-gewang na lumabas sila ng bar. Pagkahati din na Ara sa bahay, humalik pa ito sa kaibigan. Bago pumasok sa loob. Hindi na ba kayo papasok? Wika ni Isabel.
Hindi na late na rin. Tumango lang si Isabel at nagtuloy na pagpasok. Nakaabang si Dave sa salas. Alam mo ba kung anong oras na? Galit itong sabi. Lumapit si Isabel kay Dave at ibinagsak ang katawan dito. Shit! Hi, Habi. Lasing na sabi ni Isabel. Wala ka bang relo, Habi? Pabalang nasagot nito. Hinawakan siya na madiin sa kanyang braso. Pinaglololoko mo ba ako? At tigilan mong pagtawag sa akin ng Habi. What the? Nauutal na wika ni Dave. Bakit naman, Habi? Miss na miss na kita, Habi. Kasabay ng pagtawa ni Isabel. Saan ka ba galing? At itinulak nitong asawa. Sa bar nag-inom. At bumagsak na ang talukap ng mata ni Isabel. Alam mo bang ayoko na may umuwi ng gabi? Hinawakan ni Dave ang panganiga. Ikaw nga umuwi ng ganitong oras eh. Sabi ni Isabel. Huwag mo nga ako masagot-sagot ng ganyan. Nakipagkita ka sa lalaki mo ano? Galit na wika ni Dave. Bakit mo naman nalaman na nakipagkita ako sa lalaki ko? Sinusundan mo siguro ako, no? Pero dun sa isa nagbabanta sa akin. Hindi na naintindihan ni Dave ang huling sinabi ni Isabel. Dinala niya ito sa kwarto nila. Hinila niya ang damit ng asawa. Anong gagawin mo? Kinakabahan tanong ni Isabel. Hindi sumagot si Dave. Sinimula niyang halikan si Isabel. Wag, Dave, please! Mahina niyang sigaw. Parang walang narinig ang lalaki. Pinagpatuloy nito ang ginagawa ni Ga. Hanggang magtagumpay ito. Iyak nang iyak si Isabel. Ginawa iyon ni Dave na walang pagmamahal sa kanya. Iyak siya nang iyak. Lumapit siya kay Isabel. Kung sana lang ay hindi mo ko iniwan at niloko. Masaya sana ang pamilya natin. Mapait na bulong ni Dave. Sa kama ni Dave nakatulog si Isabel. Nagising si Dave sa iyak ni Isabel. Ang aga-aga umiiyak ka na naman. Ang ingay mo. Lalo siyang napahagulgol. Can you stop crying? Singhal nito. Tumayo na si Isabel at pumasok ng banyo. Naligo ito at nagbihis. Lumabas na ito ng kwarto. Nakasalubong nito si Manang. Dave, nakita mo ba si Isabel? Hindi ho, Manang. Pagmamaang-maangan nito. Lalabas lang ho ako, Manang. Hindi ka ba kakain muna? Hindi na ho, Manang. Pupuntahan ko si Chloe sa kondo ni Ga. Doon na ho ako mag-aagahan. Nagulat naman si Chloe. Love, bakit nandito ka? Bakit di ka muna tumawag? Wala kasi ako magawa sa bahay. Ginalit na naman ako ni Isabel. Pumasok na sa loob ng bahay si Dave. May narinig na kalusko si Dave sa may kusina. Huda, who are you? Dinaklot niya ang kwalyo ng lalaki. Lawag! Mabilis na nakalapit si Chloe. At pilit na tinatanggal ang kamay ni Dave sa kwalyo ng lalaki. Sino ba siya, Chloe? Love, tama na. Akman susuntukin nito ang lalaki. Pinsan ko siya! Tiningnan niya ang lalaki. Hinalikan naman siya ni Chloe. Kent, I'll text you. Sorry. Saad nito sa lalaki. Hindi sumagot ang lalaki. Lumabas lang ito ng kondo. Why did you do that? Inis na wika ni Chloe. Akala ko lalaki mo. Wika ni Dave. Hindi sumagot si Chloe. Yumakap ito sa kanya at hinalikan si Dave sa mga labi. Mahal niya si Chloe. Mahal na mahal niya kaysa kay Isabel. Binisita naman ni Ara si Isabel. Napansin niyang malungkot ang kaibigan. Isabel, okay ka lang ba? Umiling ito. Hindi, Ara. Masaya sana dahil magkatabi kami natulog ni Dave kagabi. May nangyari sa aming dalawa. Ngunit ginawa niya yun na walang pagmamahal. Hindi siya yung dati kong asawa, Ara. Wala na talaga siyang pagmamahal sa akin. Galit na galit si Ara. Come on, Isabel. Doon ka na tumira sa kondo namin ni Roy. Umiling si Ga. Hindi ko pwedeng iwan si Dave. Oh my gosh, Isabel! Hindi ka martir! My gosh! Umalis ka na sa poder ni Dave! I can't, Ara! I can't! Umiiyak na wika ni Isabel. Isabel, pwede bang sumuko ka na? Tinanggal ni Ara mga kamay niya sa mukha. Isabel!
Sana magising ka na sa pagprotekta mo sa asawa mo, niloloko ka! Minura niya si Isabel. Sinampal pa ng ilang beses para magising ito sa kamartiran. Pumili ka, Isabel, sa amin. Si Dave na asawa mo nga pero niloloko ka at sinasaktan. O kami ni Roy na tunay na nagmamalasakit sa'yo. Ang gusto lang namin ay maayos ang buhay mo. Ara, please, huwag namang ganito. Huwag mo akong papiliin. Pareho kayo mahalaga sa akin. Mahal ko kayo. No, Isabel. Mamili ka ngayon. Ara! Namili ka na. I know naman na si Dave ang pipiliin mo. From now on, our friendship is over. Natulala si Isabel sa sinabi ni Ara sa kanya. Hindi niya akalain na pati si Ara na best friend niya ay mawawala rin sa kanya. Tumayo na si Ara at diretso lumabas ng kwarto ni Ga. Galit na umuwi ng kondo si Ara. Bakit naman? Salubong ang kilay na wika ni Roy. Tinaasan niya ng kilay ang boyfriend at nanlilisik ang mata. Chill, ano ba nangyayari sa'yo? Kamusta si Isabel? Doon ka galing, di ba? Itinaas ni Ara ang kamay. Huwag na huwag mo mababanggit ang pangalan na yan. Our friendship is over. Sigaw niya sa mukha ni Roy. Ara? Seryosong wika ni Roy. Nag-away ba kayo ni Isabel? Pagod na ako sa pag-iintindi sa kanya. Umiiyak na sabi ni Ara. Hindi niya ako pinakikinggan. Siya lang naman ang inaalala ko. Siya ang inililigtas ko. Pero ayaw niya makinig sa akin. Pinagpipilitan pa rin niya sarili niya sa taong hindi siya ang mahal. Ara, hindi mo na dapat ginawa yon. What I did is right. Ginigising ko lang siya sa katotohanan. Galit pa rin wika ni Ara. Nanatili siya sa poder ni Dave dahil asawa pa rin siya. Kung tayo na sa sitwasyon ni Isabel, pinagtatangkaan ang buhay ko. At ikaw ang ginamit para sa buhay ko. Hindi mo ba gagawin ang ginawa ni Isabel? Hahayaan mo ba na mamatay na lang ako? Seryosong tanong nito. Mabilis at sumagot sa Ara. Siyempre hindi. Mahal kita. See? Kaya niya ginawa yon. Dahil mahal niya si Dave. Tumaas na ang boses si Roy. Babe, alam mo naman ang nangyari kay Isabel. At alam mo na nakailangan niya ng kaibigan na masasandalan. Tayo lang ang mayroon siya. Tayo lang ang kakampi at nakakaintindi kay Isabel. Kung iiwan natin siya, ano na mangyayari sa kanya? Nasasabihin mo sa kanya na friendship over na kayo? Naiiling si Roy. Tumayo ka at pupuntahan natin si Isabel. You should sorry to her. Hindi tumayo si Ara. Masama pa rin ang loob nito. Next time na lang, nasaktan ko siya physically. Mahinang sabi ni Ga. What have you done, Ara? Inis sa bulyaw ni Roy. Huwag mo ako sigawan, Roy! Umiiyak niya sabi. Magsosorry naman ako. Pero next time, pahupain ko muna yung tension sa pagitan namin. Dagdag pa ni Ga. Napahawak sa kanyang ulo si Roy. Magpahinga ka na. Inakay na ni Roy si Ara papasok sa kwarto nila. Galit ka pa ba? Tanong ni Ara na nakahiga na sila. Hindi ako galit, nainis lang ako. Nawalang anak nila. Nawalang asawa ni Ga. At ang akala pa ni Dave nagtataksil si Ga. Nakidnap siya at natroma. Sinaktan ng asawa ni Ga. And now she lost her best friend. Muling napaiyak si Ara sa sinabi ni Roy. Tama na, huwag ka nang umiyak. Maintindihan ka ni Isabel. Alam niya na gawa mo lang yun dahil naawa ka na sa kanya. At naiisip mo lang ang kapakanan ni Ga. Pag-aalo ni Roy. Hindi lang kayo mag-best friend. Para na rin kayo magkapatid ni Isabel. Kaya maintindihan ka ni Ga. Kailangan tayo ni Isabel. Kaya kailangan kausapin mo agad siya para makahingi ka na sorry sa kanya. Tumango sa Arat yumakap kay Roy. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Ano kaya nararamdaman ngayon ni Isabel? Ngayon pati ang best friend niya ay iniwan na rin si Ga. Paano niya harapin ang lahat kung wala na siya masasandalan pa? Halina at samahan niyo po ako sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat. Shout out po kay na Jenny Lou Villaroz,
Emma Morgan, Annabelle Arceta, Maria Josie Ligayada, Lynn Quindao, Jennifer Bayhon Campos, Mercy Pascua, Emmy Fernandez, Jean Dibes, Nelly Janyala, Esther Ordinaza, Mortes Morita, Christine Cativo, Sheila Sumaylo, Marie Guarino, Duday De La Fuente, Joyce Inaw, Juliet Tamayo, May Ann Daulo, Jonel Benin, Rex Roy, Grace Cubar, Liza Paz, Hen Parañas Buenafe, Sheena Stevie, Evelyn Valera, Nitz Reyes, Marian Esara Bashwell, Julie Jerez, Maria Rachel Igot, Jenny Espero, Naranjo Luz, Yam Bantas, Rebecca De Los Reyes, Rona Espanola, Maria Candelaria Santos, Karen May Plato, Mirna Katunina, Gloria Forster, and Teresita Arevalo. Thank you for watching!